Luluto sila sa antibiotic. Hindi man siya mamatay, hindi mo maibibreed. Hindi ka lang kumain eh. Going light na yun eh, di ba? Apa, apa. Hindi naman lahat ng going light, eh, pare-pareho ng sakit. Hindi mo inalis ang inggit sa katawan, wala pong mangyayari. Pag naiinggit ka, pikit ka na lang para wala ka nang sabihin. So, anong nangyari? Makabenta lang, walang magaling kung hindi siya. Ano po, yung palo na yan? Ano po yan? Dominant po ba ang lalaki na gamitin o na makakuha ng palo o yung babae? Hindi, recessive po yan eh. So, either. Sabihin ng recessive, kailangan para makakuha ka ng visual sa jeans nila, isang pair. Apa, apa. Magpapares para maging visual. Pag isang jean lang ang na-distribute ng isa sa kanila, eh yun yung tinatawag na split. Ibig sabihin nun, hindi sila magbibisual. Apa, apa. Okay. Yun. Kasi kaya ko po tinatanong sa inyo para po sila na po mismo makarinig. Dahil ang hirap din po eh. At sabi ko, para ako eh, nahihirapan misa sumagot eh. Dahil nga mahina po ako sa mga genetics ng ibon. Sa genetics po kasi ano eh, ang karamihan ng mga mag-iibon, pag narinig ang genetics, alam nila kulay lang. Sa exhibition badges, hindi po ganun. Bukod sa kulay, ang namamana ay yung tayo, yep. Balahibo, kapal ng balahibo, ugali, lahat po ng ano kasi ano yan eh, distribution of genes coming from both parents, mother at saka father. 50% ng bloodline ng lalaki at ng babae magpo-combine. So kung sino dominant na feature, sino ang kamukha. Okay. So through line breeding, kaya ang magiging ibon mo, magkakamuka. Lahat sila mayayabang. Mayayabang. Nag-line breeding ka eh. Oo. Ah. Kaya lang, meron ding disadvantages. Mm-hmm. Pag nag-line breeding ka or inbreeding ka, yung nakikita lang natin yung nai-improve mo eh. Apa, apa. Pero through inbreeding at saka line breeding, nai-enhance din po yung hindi natin nakikita. Example, yung health. Yeah, apo, totoo po yun. Pag yan ang na-enhance, lahat ng palabas mo, mahihina katawan. Mahihina fertility. Yan ang hindi nakikita. Kaya make sure, may mga record ka na kaya mo siya sinasama sa breeding team mo kasi alam mo, ah, maganda fertility nito. At saka ito, ano to, yung active to, hindi sakitin. So, kung isasama mo sa inbreeding team mo, at saka line breeding team mo, eh yung sakitin o galing sa sakit, sinama mo rin sa breeding team mo, magsasuffer yung ano mo, yung future ano mo. Yung mga breeder. Breeding, ano mo, opo. Opo. Ganun ang mangyayari. Kaya kailangan talaga selective breeding. Lahat nakamonitor. Okay. So, yung napili mong isama sa breeding team mo, eh, yung may hindi mo nakikita, katulad ng mahina fertility. Opo, opo. Merong internal, ano, na karamdaman sa katawan. Apa? Lahat po yun, mamamana. Ah, okay. So, pag yun ang naisama mo sa breeding team mo, magsasuffer yung mga future ano mo. Mga future paanak mo. So, mahirap. Kailangan mo talaga ng ano, observation at saka records
na magpapatunay na yung isasama mo sa inbreeding ay yung mga matitikas. Okay. Alam niyo, sir, kaya ako ay natutuwa nang inumpisahan ko tong channel na to. Hindi lang po yung mga newbie ang natututo. Sa dami po, sa ilang po mga na-interview ko, marami po ako natututunan. Kaya yung breeding ko po rito sa Australia, nai-improve ko. Kaya, kaya salamat, lalo na po yung mga explanation nyo po. Marami po akong nakuha na kailangan ko pang improve sa ibon ko. Ibig sabihin, sa dami po ng ibon nyo, Sir Jeric, bakit po siya budgie ngayon ang nagustuhan nyo? Siguro ganito po yun. Unang-una yan ang first love kong ibon. So kaya ako nakapag-alaga ng ibon dahil sa exhibition budgies. Noong time na yon na estudyante pa lang yata ako noon o newly graduate ng college, napunta ako ng Cartemal, nakakita ako ng English budgies, gandang-ganda ako, napakamahal. ang minimum wage lang nung araw parang 400 4,000 halaga ng budgies, 1 piraso. Magkano po halaga nun ngayon? Parang na-encourage ako. Kasi ako naman, kaya ako na sa Cartemal, nagbenta ako ng Japanese sweets. Ako naman, uto-uto. Since sabi nung ito, bili mo, mag-aanak ng ganyan yan. Bili naman ako, para kit po yun. Ako naman, asang-asa na mag-aanak ng ano. Kasi lahi daw nung budgie, English budgie. Hindi, ganito po yun eh. Una-una, yung exhibition budgies, may pamantayan eh. Na, okay. Maraming tinitignan eh. Okay. Hindi po katulad ng African lovebirds. Although may standard din mo yan, pero pag tinignan mo ang pangalan na ang African lovebirds, iisa lang eh. Nagkakatalo lang sa kinis sa kaganda ng kulay eh. Ito po yun. Hindi katulad ng budgies eh. Ultimo yung throat spot. Magkakaiba eh. Opo. Tao po. Yung blue, magkakaiba rin. Yung directional feather, magkakaiba rin. Yung tindig, magkakaiba rin. Opo. Kaya, very challenging. Yun ang number one na nagustuhan ko sa English budgies. Yung yung sa lahi po na nakita ko po doon sa show budgie nyo po, iba naman po yung buka ng ulo niya. Ano po yung sa inyo pong show budgie? Ganito po yan eh. Bawat bloodline, let's say PS1, Giger, or yung Winky, may mga features na meron doon sa kabila, wala rito sa isang bloodline. Apa. Na meron naman doon sa kabila. Apa. So, meron siyang good traits na wala naman dito sa kabila o meron naman siyang hindi maganda na nandun naman sa kabila na kailangan niya. Mm-hmm. So, kung iaano mo, imimix mo for breeding apa. At nakuha mo yung tamang combination and siguro in 2 or 3 generation, yung kailangan mo doon sa magkabilang bloodline, mapupunta rin sa ibon mo. Okay. Pero hindi nga ho ganun kadali. Yan nga po. Ngayon, pag may kasama kang baga sa yung swerte, minsan kasi isang banggaan lang kuha mo agad eh. Opo. Parang kay Victor Jun Margallo. Opo. Jackpot siya. Lahat ng panak niya magaganda. Yun nga po ang sinasabi niya eh, talaga pong napaswerte po. Apo, lalo na yung second shipment namin, yung isa sa pinakamaganda niya, nag-produce din ng maganda.
Then yung third shipment dumating, pinag ano niya, mas lalong gumanda. May halo ring swerte. Yan nga po eh, yan nga po talaga sinasabi niya. Talaga may halo swerte, pati po yung pagkakakuha niya daw sa ibon. Kahit to nung ano, nung dumating yung ibon, kasi magkakasama kami. Ako yung promotor dyan eh, kaming dalawa ni Dennis Silveta, yung kapartner ko. Ah, okay, okay. Sabi ko, tayong dalawa magpaparating, hindi natin kakayanin ng shipping. Apa. So, hanap tayo ng kabaka. Tinawagan ko yan sila Rudy Kayanan, yan, sila Victor, sino-sino pa, na para mabuo lang namin yung isang crate. Apa. Sabi ko, subok muna, konti lang muna. So, dumating, ayos naman. Hindi naman porkit dumating na yan, ibon na yan. Meron din mamamatay dyan. So, dapat intindi ng breeder. Bukod sa namahal, namatayan ka pa. Tapos, pag hindi mo napabigyan, masama pa loob. So, dapat, shorty nga nila eh. Pag na-breed namin, naparami namin at bataon na willing na kami maglabas, kita na nila itsura. Kami, hindi namin nakikita, binili namin eh. Totoo po yan. Inangkat namin eh. Sila apo. Makikita nila, pag hindi nila gustuhan, pipintas ang kape. Diba? Yun nga pag hindi nila gustuhan, huwag mo nilang bilhin. Kaya nga po. Yun advantage nila. Oo, yun nga po ang hindi nila nakikita. Dahil po, ako po, sa pagkakaalam ko, yung pong galing sa abroad, mahirap pong basta i-breed pagka i-transfer sa ibang bansa. Oo po. Dahil po maraming marami pong gagawing bagay dyan bago mo po ma-breed. So ano po yung mga disadvantage na naranasan nyo magmula po nang kumuha kayo sa ng mga show body mula sa abroad po? Una-una, yung ibon. Kung hindi rin lang ganun ka bata, kasi may advantage ang bata kaysa doon sa may edad na naibon. Apa. Ang bata, madaling mag-acclimatize, madaling mag-adapt. Okay. Ang old birds, mabago mo lang pagkain niya, mabago mo klima niyan. Talagang kung ilang buwan o taon o baka tumagal na hindi tumagal sa iyo, mamatay pa sa iyo. Dahil minsan hindi na pag-adapt. hindi mamamatay, hindi mo naman ma-breed. Okay. Bakit to nakakalanas tayo ng mga yung sinasabi nating going light? Diyan po sa ibon na yung mga ganyan. Hindi kasi po ganito 'yan eh. Yung going light kasi napakalalim ng na 'yan eh, salita na 'yan eh. Kasi ang going light hindi ka lang kumain eh, going light na 'yun eh, di ba? Apa. Hindi naman lahat ng going light pare-pareho ng sakit. Ah, okay. Yung going light dahil doon sa may infection ka sa lalamunan, yung tinatawag nilang trichomoniasis or cancer. Apa. Pag yan, o yung kinaisa pang sakit na halos kamag-anak din ng cancer o ng trichomoniasis, yung baga sa parang may laway siya. Ang tawag din. Parang sinasabi niyo, sir, yung parang sa manok ay halak. Halak, o, parang ganon. Which is pungus din yun. Pungal infection din yun. So, yung mga sakit na yun, nagpo-question ng light, going light. Apa. So, yun, going light. Then, bukod pa yung sakit na sinipon, walang ganang kumain, namayat. No. Pero magkakaiba ng sakit sila. Okay. So, hindi mo pa pwedeng i-rule out na going light, dapat ito gamutin ko. Hindi po ganun eh. Ikaw ang nakakala mo dahil ikaw ang nag-alaga. Alam mo kung sinipon ba yan? Para sisipunan, hindi naman na uulan, hindi na uulanan. Apo. Nakakaano ka,
close aviary ka. Di ba? So, ibig sabihin, Sir Jerry, yung going late na yan, maaring nakakahawa, maaring hindi. Opo, opo. Depende ko kung anong sakit yung sa mong dumapo. Kasi po, na-experience ko po yan, nabanggit niyo po yung Cartimar, di ba po dati may pinadadala po ang yung mga Chino. Umaangkat po tayo sa China dati, may nakita po ako isang store sa Cartimar, puro green. Green na baju ang pinararating po nila. Parakit po. Pero po, after 6 months, namamatay po. Ando, ganito po yan eh. Sa gusto nilang ano, mabuhay yung ibon, nabubugbog sa antibiotic. Okay. Opo, opo. Okay. Kung makikita niyo yung inumin nila, talagang berdeng-berde, ang tapang. Yan tapang ng gamot eh. Ah. Eh di mali po yung sinasabi sa akin, huwag kang bibili kasi may sakit yung pinapadala sa atin. Ay, hindi po. Sila yung ano, yung importer po ang ano noon, medyo supply. Ah, okay, okay. Oh, naluluto sila sa antibiotic. Hindi man siya mamatay, hindi mo maibibreed. Yun nga po kasi nga, lutong-luto sa antibiotic. May petsa po dati ako dyan sa atin sa Cavite. Siyempre po, mura bigay nila. Nag-try ako. Nagre-reklamo yung bumibili sa akin. Bakit daw namamatay? Ah, yung pala ho, dahilan. Dahil nabugbog na nila sa antibiotic. So, pag nabugbog sa antibiotic, minsan tinatamaan ng kidney o atay. Ayun. So, ang nangyayari, nag-going light. So maraming ano eh, maraming factor ng pag-going light eh. Marami pala factor. Hindi pwedeng pag-going light eh, ganito sakit. Hindi Ayun, hindi ka lang kumain eh. Ito yun, sir. Yun ang sinasabi ko, sir, kaya napakaganda na may nakakausap na mahaba yung experience kaysa sa basta nila sasabihin, namatay yung ibon ko, nag-going light. So may range pala ng factor kung bakit nangyayari yan. Hindi, marami yung factor. Hindi lang basta internal na talagang nangyayari na meron tama sa ganyan. Okay. Kaya genetic. So, hindi ho genetic ang going light. Hindi po, hindi po. Ano talaga po yun? Kung ano yung ano, yung ibig sabihin, ganito po, walang sakit yung ibon. Opo. Nagbakasyon ka. Nakalimutan mo lagyan ng pagkain. Pagbalik mo, buhay pa naman. Kaya lang payat, going light. Ah, okay. So, ibig sabihin, ang going light pala yan, parang literal. Maraming hindi yung going light lang, ganito na. Ganito na ang inanong mong sakit. Hindi. At least, ayan, maraming maliliwanagan dito sa going light. Kasi ang iniisip na iba, genetic o maaring ganyan, maaring ganun. Ay, so, mostly ang sinasabi nila, genetic. Kaya namamana. Hindi po. Ah, okay. So, maraming salamat dyan, sir. At pati ako ay naliwanagan dyan. So, katulad mo yan, Sir Jeric, yung pagsashow baji, nakakatulong ba yan? Malaki ba na itulong sa inyo yan? Pati sa kabuhayan natin? Katulong naman kung dati ka na. Opo. Ibig ko sabihin, yung malawak na yung experience mo. Opo. Pero kung susubok ka lang, dahil narinig mo ang ganda ng presyo. O, tama po. Yeah, subok ka agad, tira ka agad ng mga ano, wala ka pang bagas ano. Sumugod ka na wala kang sandata. Okay. Ibig sabihin, aralin mo muna. Mag-practice ka muna. Kung tingin mo, kaya mo, di saka na mag-upgrade. Huwag yung antimano, bumili ka agad ng, ano, ng basuka. Hindi mo pa na ipuputak yung 45. Yan nga po yung minsan pinagtatalunan. Eh, syempre po, ang labanan po sa ibon eh, minsan eh, pera. Okay. Factor din yung pera, nabibili mo yung gusto mo. Pero dapat isipin mo rin. Kung paano? Kung paano.
Katulad niyo, sir. Hindi yun. Yung ano po, yung katulad po niyo na tayo po, medyo matagal na po tayong nag-iipon. Ano po yung pagkakaiba po natin sa nag-iipon ngayon? Sa na-experience niyo po dyan, nag-iipon ngayon sa nag-iipon noon, ano po yung pagkakaiba? Ang pagkakaiba siguro, nung araw kasi, since wala pang internet, yung nakahabilo naming habis at yung nababasa namin sa ano nung araw kasi tawag ko diyan seryosong-seryoso kami. Totoo po 'yun. Yung pag sa ano yung pag nagkwentuhan kami tungkol sa ibon ano yung talagang ano hindi yung ngayon ho kasi ano eh may kanya-kanya silang ano eh. Yung bang hindi sila marunong makinig. Hindi sila marunong umunawa. Hindi sila marunong rumespeto. Kailangan kasi ano, makinig ka sa nagpapayo sa'yo kung hiningan mo ng payo. At nagbigay sa'yo ng advice, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Bilang ano, kung meron kang hindi ano, hindi gusto sa sinabi niya, bago ka sumalungat, sundin mo muna. Opo, i-try muna. Baka tama siya. Opo, opo. Hindi yung antemano nakasulungat ka. Opo. At saka yung sabi nito, sabi niya, pinagsama-sama mo ngayon. Sino ngayon ang tama dun sa tatlo? Mm-hmm. Pinagsabay-sabay mo yung advice ng tatlo. Advice ng tatlo. So kaya nga tinatawag natin na merong mentorship eh. Oh, tama po. Iba ba? Mm-hmm. Pag kahit naman sa martial arts eh. Pag merong kang ano eh, baga sa ano, isa lang master mo. Apa, totoo po yan. Kaya nga, pag pinagsabay mo yan, ato, hindi mo alam kung sino yung tama eh. Tama. At saka sino yung masarap eh. Eh, kasi, ibig sabihin, ganun nung, ano, kasi sa pagsasalita niyo, sir, parang napakarami yung experience sa ganun. Kasi hindi ko, kasi ako kami noon, nung nag-start kami mag-ibon, talagang tinatanong namin yung mga may edad. Kasi wala naman talagang alam sa ibon noon eh. Kasi minsan nung tinatanong namin, hindi kasi namin. Totoo po 'yun, kahit naman ho ako nung nagkumpisa eh. Yung mga mentor ko na matatawag eh mga may edad do sa akin. Oo, oh, tama. Na sa awa ng Diyos eh iilan na lang kaming ano medyo humihinga pa. Karamihan po nung mga kasamahan po namin na ano ahead sa amin. Eh, nasa kabilang buhay na. Mm. Yan po, talaga pong malaki rin na itulong nila sa amin. Mm-hmm. Na nung araw, pag nabalitan, nanganak yung kakatil na ano, talagang kahit nasa Antipolo yan, pinupuntahan po namin yan. Tuwan-tuwa kami nun. Ano ginawa mo? Oh, yun nga po ang sinasabi ko, bakit minsan po nababasa ako, bakit 'to nagkakaroon ng trouble kung ikaw ay tunay pong mag-iibon, pag nakakita ka ng maganda, ina-appreciate mo, hindi mo binabasag. 'Di ba ganito po 'yun eh, pag sa tao kasi pag yung hindi mo inalis ang inggit sa katawan, wala pong mangyayari pag nainggit ka, pikit ka na lang para wala ka nang sabihin. Ibig sabihin? Kasi, ano eh. Ay, nako. Yan ang mahirap, sir eh. Kasi ako dito, sir, sa Australia, sir, dito, na nandito ako. Ano, sir, ako eh. Minsan dumadayo ako ng Sydney. You know, 3 to 4 hours ang layo sa amin. Makuha ko lang yung ibon ng breeder na yon. Tapos so, doon ako nagtatanong sa kanya. Hindi ko sabihin doon, sa atin ho, kaya nga sinasabi ko, pag ako, miski ako na andito, pag nakakita ako ng ibon sa atin, talagang humahanga ako, talagang
nag-email mo. Masaya, naging... Tumasaya ka eh, di ba? Tumasaya ka eh. Opo, opo. Ang isa naging problema lang sa atin, sa dami kasi rin nag-iibon, matatawag natin na siguro, inaano nila, karamihan ha? Karamihan na dahil siguro sa bentahan. So, anong nangyari? Makabenta lang, walang magaling kung hindi siya. Mahirap yun. Hindi po, real talk po to. Walang magaling kung hindi siya. So, paano tayo uunlad? Isa sa mga hindi maganda ugali ng Pilipino yan. Pero hindi ko naman nila lahat. Marami pa rin matitino. So, kasi, katulad doon yan, Sir Jeric, karamihan, no, ang dami mong nagbibreed ngayon. Bakit to ang palagi kong nakikita, karamihan ng binibreed nila is mga abs 1 o abs 2 na sinasabi? Bakit po naandoon lahat sila nakatutok? Ah, kasi po, ganito po yan eh. Nag-African leverage din ako eh. Abs 2 at saka abs 1. Nung dati po kasi, ang main problem ng bird industry dito sa Pilipinas ay yung source na kung paano mamamarket outside the Philippines. Okay. Gets ko na. Noong, eh, magagaling Pilipino eh. Totoo naman po yan eh. Kaya lang nga talagang maraming makulit eh. Kahit naman sa anong larangan, Pilipino, magaling eh. Kaya lang medyo hinahype lang eh. Okay. So ganito po yan. So, maraming magaling. Dumami po ngayong ibon. Nataon naman po na nag-open yung export. Apo. Totoo po yan. Nakilala Pilipino. Lalo na sa Facebook. Okay, apo. Na napakagaling talaga ng Pilipino. Totoo po yan. Yung ilang... Bagong mutation, bagong dating sa Pilipinas, in 3 to 5 months, marami na. Only in the Philippines, marami na. Ang galing ng Pilipino eh. Kahit sa genetics po, magaling. Pero marami rin sa blood. So, may market yon outside. So, nakilala ang Pilipinas. Marami orders na tatanggap. Talagang naging source of income ng karamihan ng mga bird breeder dito sa Pilipinas. So, yung African lovebirds, abs 1 at saka 2. Apo. Nagkaroon lang ng medyo tumamlay lang po yan nang napabalitan nagkaroon ng bird flu. Okay. Siguro 2 years ago yun, o 3 years ago. So, natigil yung export. Okay. So, natigil ang export dahil nakaban tayo sa ibang bansa na hindi pa pwedeng kumuha sa Pilipinas. Opo. So, wala ngayong movement ng mga ibon dito sa Pilipinas. So, yung mga breeder, naiipunan sila. So, ang tendency yun, bumaba ang presyo. Dahil sila-sila na lang yung nagbibili yan eh. Wala nang kumukuha para sa abroad eh. So, medyo yung pricing. Ito, lately, medyo nagkakaroon na ng export. Pero hindi na katulad ng dati. Medyo mababa na rin ang demand. At saka yung presyo, medyo hindi na katulad na rin ang dati na medyo maganda presyo. So, ibig sabihin talaga, Sir Jeric, naging source of income talaga, lalo na ngayong pandemic, yung ibon. Nakakatulong, pero hindi pa pwedeng, kasi pandemic eh, lahat damay dyan eh.
kahit pa paano naman nakakatulong. Kakuha ng konting pang-araw-araw. Pang-araw-araw man lang, di ba? Pero yung sabi mong katulad ng dati, hindi. So yun daw po sa sa pagdating po sa sa competition na mga katulad po yan ng Shobaji. Paano po nangyayari yung sinatawag nating overall champion? Ano po yung pinaka-main factor para po siya maging overall champion? Hindi, unang-una po, sa exhibition badges, aside from breeding them selectively, unang-una, kasama pa dyan yung training. Bukod yun, magte-training ka. Uumpisa mo mag-training at young age yung ibon. So tingin mo at kung ikaw naman may experience ka na since matagal ka na rin nag-aalaga na ibon, bata pa lang alam mo na may potential, nasa pugad pa lang, hawak-hawakan mo na lagi. Para maging semi-tame. Tame, selective. Pag semi-tame siya at nilalagay mo siya sa boxes at young age, hindi siya mailap, hindi siya magalaw. Hanggang sa makatandaan niya. Apa-apa. Pag yung malapit na siya mag-mod, saka mo ilalagay sa sa flight. Then, magmamature siya sa flight. Tapos magkakaroon ng show, start training, pero madali na siyang i-refresh kasi meron na siyang past experience na sa show boxes, hindi siya malikot, hindi siya konting training na lang, pwede na. Yun, aside dun sa yung kanina pinag-usapan natin na sinunod mo yung pamantayan ng breeding. Apo. So talagang kailangan po talaga is dedikasyon sa pagte-training para makuha mo yung yung gusto mong award. Opo. Ngayon, bawat variety may kanya-kanyang category sa bird show. Opo. So bawat category may mananalo. Lahat ng category ng winners paglalaban-labanin. At sino yung mananalo, yun yung yung overall. Ganun po yung paano ginajudge. Yung Sir Jerry, judging ng weight system. Apo. Ano po? Sir Jerry, katulad po niyan, di ba po, sa tingin nyo, bakit to ibon ang napusuan ng mga Pinoy na, kasi dumadami ho yung sinasabi nating nagbibreed sa atin, parang isa na rin ang Pilipinas sa maganda exposure sa ibang bansa sa ibon. Bakit ito ibon na nagustuhan ng Pilipino? Unang-una po, yung maintenance, hindi naman po ganun ka-expensive. Okay. Maintenance. Tapos, hindi naman ganun kahirap alagaan. Isang beses mo lang pakainin, kinabukasan mo na babalikan ulit. So, hindi siya time-consuming. Kaya, okay. Less labor. Baka nila, kumpara mo sa aso, na aalilain ka talaga ng aso. Dati, marami ko aso, ngayon, dalawa na lang. Tinabi niyo. Sa ano ba kayo pabor? Ano bang, sa tingin niyo yung klase ng ibon na maganda sa colony? At maganda sa segregate na kulungan lang yung paris-paris lang. Hindi po kasi may advantage at saka may disadvantage yung colony at saka yung individual breeding cages. Apo. Colony po, hindi nyo mamomonitor kung sino yung nagpares-pares. Paglabas ng inakay, hindi mo alam kung sino magulang. Apo. Yung gusto mong magpares, hindi magpapares. Apo. Yun ang disadvantage nun. Although kung parang gusto mo lang magparami, gusto mo lang
display o na may nakikitang maganda, maganda colony. Ah, okay, okay. Yun, naka-set up na parang garden na may puno sa loob. Oh, tama. Ganda yun. Ah, pero kung serious breeder ka at gusto mo yung may mga record ka na ito, anak ni ganito, ganyan-ganyan, lalo-lalo na sa mga exhibition badges, kailangan talaga ng ano, individual breeding by pairs. Yun naman po ang advantage ng ano, individual breeding. So, Sir Jerry, katulad niyan, sa dami ho ng aking natanong ho mula po nung nasa atin ako, talaga pong nakakatulong yung ano eh, yung ibon sa mentality po natin. At saka yung sinasabi yung anxiety o depression na sinasabi natin. Tapos eh, kahit paano po, may nakukuha tayong income dyan. Tapos so, yung nga biru-biru nga ho minsan ng mga tropa, sabi, wag mo nang yakagin yan sa inuman. O magchichicks kayo. Kasi sa ibon pala, kulang na oras niyan eh. Yun po yung biru-biruan po sa mag-ibon. Eh, totoo naman po. Sa palagay niyo, katulad niyo po na nag-speaker po kayo at talagang nakita ko po yung respeto sa inyo ng mga big time breeder po diyan sa atin. Sa palagay niyo, may chance po ba tayo na yan eh mailapit po natin sa o sa gobyerno o sa kinauukulan na maging project po para mailatag po natin sa mga grade school na maging party po ng isa sa kanilang mga sinasabi nating home economics na ginagawa. Ay, pwedeng-pwede po 'yan. Napakaganda po niyan. Lalo-lalo na sa mga batang kinakapos sa tuition fee at saka allowances. Opo. Na pwede nilang maging source yung pag-aalaga ng ibon. Opo, opo. Pwedeng-pwede po yung ganyang proyekto. Oh. Kasi oh, ang tingin ko po, hindi lang po tayo na may mga edad kasi po marami po akong mga na-PPM na nakakausap ng mga kabataan na sabi ko nga po eh, pag narinig ko yung age nila ay nasa 17, 16, natutuwa pa ako. Sabi ko, tama yung ginagawa nyo, hindi baling dyan na lang kayong magkaroon ng bisyo na mag-ibon. At least po, sabi ko nga po, sana suportahan ng magulang para yung anak nila stay home, nakikita pa nila, namomonitor nila kung nasaan yung anak nila. So, ayan po mga kabisnes. Ayan po si Sir Jerry. So, napakinggan nyo po kung ano po yung magagandang advice niya. At sana po, malaki ang matutunan nyo sa pagkakausap namin na to. So, ayan po. Maraming pong salamat, Sir Jerry. Maraming salamat din po. Magandang gabi po. Opo.